Napuno ng kilig at tawanan ang unang episode ng Count Your Blessings para sa buwan ng mga puso kung saan tampok ang love story ni na Brother TJ at Che Cabel. Kwento ni TJ at Che kay Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Kit De Guzman, ang kanilang love story ay nabuo nang una silang magkita sa church. Parang love at first sight, parang gano'n. Nakakatuwa, no? Pagkakita ko sa niya, parang alam yung pelikula, yung parang nagkakaroon ng slow-mo. Wow! Parang wow! Sayo, this is na, it. Nakita mo. She's the one. Ganun po. Ganun. Grabe. Agad. Ayon kay Che, bago pa man sila nagkaroon ng relasyon ni Brother TJ, ay nauna nang na-inlove si Che sa Panginoon. Isang bagay na nagpabago sa kanyang ugali. Nung una po kasi, bago po ako magkaroon ng relationship kay God, talagang 100% choleric po ako eh. So medyo may pagka bossy, yan, maldita, yan. So yun po. Pero nung na-meet ko na po si God, unti-unti niyang inayos yung puso ko. Dagdag pa ni Sister Che, bago sila naging magnobyo ni TJ ay mayroon siyang kasintahan na kanyang mahal at nais makatuluyan. Ngunit iba naman ang nasa ng kanyang puso sa sign na ibinibigay ng Panginoon. Che, pag-pray natin, no? Gawin natin yung mga guidelines na tinuturo sa atin ng mga leaders natin. And hingi rin tayo ng leading ng Holy Spirit. So humingi kami ng leading. Ano ba yung pinakamahirap na mangyari? Sabi ko, ate, hindi ko kaya makipag-break sa kanya. Kasi gusto kanya. Pero ate, mas hindi niya kaya makipag-break sa akin. Kasi pag out of my emotion. Pero ikaw ang nakipag-break? Because of that word? Hindi po. Yun yung normally. Opo, yun yung normally na gagawin ko. Pag, di ba, yung field ka na emotion mo, makikip-break na tayo, ganyan lang. Pero noon, super confident po ako na hindi naman niya ako kayang i-break. Yan. Kaya lang, so sabi ko sa ate ko, ate, ito yung gawin natin na providential circumstance. Siya yung makikipag-break sa akin. So, days after that, bigla na lang tumawag at nagsabi sa akin, ano nangyayari sa atin? Parang wala nang nangyayari sa relationship natin. Nung narinig ko yun, parang na-remind ako dun sa prayer namin ni ate. Meron po kaming tinatawag na finding God's will. So malalaman natin dun yung step by step. Kung talagang will ng God yan, dapat pasok yan sa anim na standards. Una, scripture, yung word of God. Pangalawa, yung leading of the Holy Spirit. Pangatlo, counsel of the elders. Great commission. So dapat yung relationship ninyo, hindi yan hahadlang sa paglilingkod nyo sa Panginoon. The peace of God. Tsaka providential circumstances. Iba yung nauna yun, yung six. Pero mali yun. Yung providential circumstances, panghuli. Kahit wala na yun. Naalala ko nga po one time, nag-worship kami noon. Tapos yun yung time na nag-start pa lang ang God na umayos sa puso ko. At nag-worship ako noon. Tapos biglang nag-speak ang God sa akin. While worshiping the Lord, singing praises to Him, ang sabi ng God sa akin, lower your standards. Bagaman may mahal na iba at ilang beses lang nabasted ni Che, ay naging masigasig pa rin si Brother TJ sa pagsuyo, panliligaw na inabot ng 3 taon. Bakit kahit ilang beses ka nang binasted, hindi ka pa rin sumuko, Brother? Matindi po ang panalangin ko at naniniwala ako dun sa pinahawakan kong promise ni Lord. John 16:24, until now, you that ask for anything in my name, ask, sabi doon, and you will receive. Wow, faith! Ask and you will receive. So, persistently, I prayed for her every day, every morning. Kahit na ganun yung nangyari, no? Still, no? Nandun pa rin yung pag-asa kasi naniniwala ako sa pangako ng Lord na ibibigay niya yun, no? Noong nanliligaw pa lamang, patuloy ang pagdarasal ni Brother TJ sa Panginoon at paghahanda dahil naniniwala siya na si Sister Che ang kanyang makakasama sa buhay. Sa akin po ay yung sa isa pong verse ay yung sa Proverbs 24:27. Ang sabi po doon ay put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, build your house. At that time po, no, I'm considering her, I'm praying for her. No, Lord, ano ba ang ano ko? Gagawin ko, no. At sabi doon, no, yung previous lines ng verse po na yon,
maging ready ka. Sa ngayon ay 8 taon ng kasal si TJ at Che at mayroong isang supling. Patuloy pa rin na magkatuwang na naglilingkod sa Panginoon. Che, my heart belongs to you. Inulit ko. Kahit ano man ang pangyari sa buhay natin, for better or for worse, and ano man yung mga pinagdaraan natin sa buhay, sabi ko sa'yo na ikaw hanggang dulo ng buhay ko. At mamahalin kita, I will treasure you, and papakita ko sa'yo talaga na ikaw lang talaga. I love you very much. Sweet, ikaw naman. Thank you. Ayun, I just want you to know that I will support you. Ano man ang maging decision mo, I will respect it and I will submit to you. I love you. Payo ni na Brother TJ at Sister Che sa mga magsing-irog, ilapit ang puso sa Panginoon at gawin siyang sentro ng kanilang relasyon. Number one po sa mga magkarelasyon po, huwag po natin kakalimutan na put God first. Sa relationship po natin, number one dapat si Lord yung nasa center. Parang ano po tayo, may love triangle. No? Pag may triangle po na ganyan, ito si boy, ito si girl, ito si God sa gitna. The more you get closer to God, kayong dalawa ay naglalapit din sa isa't isa. Para sa Balita ko ng Sigaw, Amber Salazar.